Bago na ang panahon, panahon na para magbago. Ito ang naging tema ng Climate Change Forum ng PENDRO o Provincial Environment and Natural Resources Officer o PIA o Philippine Information Agency at PCOO o Presidential Communications Operations Office na ginanap sa Arroyo University. Ipinaliwanag ng PENDRO kung ano nga ba ang ginagawa ng mga tao na nakakaapekto sa pagbabago ng klima at ano ang mga maaaring gawin upang maiwasan ang mabilis at malubhang pagbabago nito. Ayon kay Marivic Santos ng DENR PENDRO, hindi na biro ang nagiging epekto ng climate change sa mundo. Ayon sa mga pagsusuri, no, tumataas na yung level ng carbon dioxide at hindi lamang carbon dioxide, iba pang greenhouse gases na nagkakaroon din ng pagtunaw ng ating mga glaciers, no? So nagkakaroon na rin ng mga pagtaas ng level ng ating mga dagat, ano, tubig dagat natin. So yun ay nagiging cause nitong pagbabago ng panahon na pupwedeng makaapekto ng malaki sa atin. Mahigit sa 500 mag-aral ang dumalo sa nasabing forum. Malaki umano ang maitutulong ng mga kabataan para sa pagpapakalat ng impormasyon ukol sa mga pagbabago ng panahon at ang mga maaaring gawin upang makaiwas dito. Dapat naintindihan nila kung ano po pwede na simpleng paraan na makakatulong sila. Kasama na rin yung pagdi-disseminate natin ng mga impormasyon, ano, sa mga kasama natin, sa bahay, sa mga kaibigan natin, sa labas. Kung ano yung matututunan natin ito, maibahagi nila. At syempre, yung mga simpleng bagay katulad ng pagsasayos ng basura natin, dapat active tayo dyan kung paano natin masusolusyon na. Kasi yun ang number one halos na problema natin dito, lalo na sa Nueva Ecija. Napapanahon na umuno upang gisingin ang mga mamamayan, higit ang mga kabataan, sa pagkakaroon ng kamalayan ukol sa kalikasan at kung paano ito mapapangalagaan ng tama para sa proteksyon nito at ng mga tao. As a person or especially as a youth, ang part ko po dito is to do my own share even in my littlest way. If you want to live longer and if you want your next generations to enjoy whatever you have now to enjoy, you have to take care of it, your resources. And of course, it's not you who will suffer the consequences of your action, but the next generations to come. Ang pagwawalang pakialam sa kung ano ang ginagawa ng tao at ano ang kahihinatnan o epekto nito ay hindi dapat ipagwalang bahala, kundi dapat magkaroon ng kamalayan ang bawat isa ukol sa kalikasan at kung paano ito mapapangalagaan ng tama para sa proteksyon ng buong mundo. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Danira Gabriel.